Hi guys, ako nga pala sa Divista Nista ulit at nagbabalik sa panibagong vlog. Ang vlog na to ay tungkol sa roleplay na pinagawa ng aming teacher na sa Technology for Teaching and Learning. Yung content na to ay i-roleplay ko yung magandang effect ng estudyante, parent, at teacher na relationship. Intro, pasok! Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din sa iyo, Sedi. Pansin ko lamang, parang nasususub ka na masyado sa pag-aaral. Nakaubayan mo pa sarili mo? Di naman po, sir. Nakakain naman po ako ng maayos at nakakatulog naman po. Kahit po madalas po, masyado pong busy sa pag-aaral. Sedi, papuntahin ko lang yung tatay mo kasi may gusto ako sa kanyang tanungin. Hindi tungkol sa pag-aaral mo kasi alam ko naman na ginagawa mo yung part mo bilang estudyante. At tatanungin ko lang siya. Wala sir, bakit po wapuntahin niya po yung papa ko po eh? Hindi naman po ako gumagawa ng masama sa school. Tapos ginagawa ko pa po yung mga school requirements ko po. Sige po sir, sabi niyo po eh. Sir, pinapunta ko lang po kayo dito kasi po hindi po sa may ginawa pong kasalanan si Sally sa school po. Actually po, nag-excel po siya sa mga subject po kada sabi. Maganda po yung feedback sa kanya. Matanong ko lang po, sir. Si Sally po ba sa pagsasatahanan niyo po ay masyado po ba siyang napag-isa? O dito lang po siya sa school, nagkaagad po? Napapansin ko lang po dun sa anak ko po. Wala na po siyang ganong oras para makapag-banding po sa nga po yung simpleng sabay-sabay po kumain. Palagi po siya po yung nauli kumain sa amin. Sa kapansin ko po, minsan po pag wala pong pasok, tanghali na po siya magising. Yun po. Pero po, kaya ko po kaya talaga pinapunta dito kasi po, may napapansin po sa inyong anak na hindi po siya ganun ka-sociable sa mga klase niya po at lagi lang po siya mapag-isa. Sa kapansin ko po, parang malungkot po siya, hindi siya naikihalubilo sa aming mga teacher, pero kumagawa naman siya ng mga assignment niya. Parang stress siya sa pag-aaral ganun kasi nga nasasobra na siya ng pag-aaral. Sabi anak, kaya ako pinapunta ng teacher ng sa school, hindi dahil may ginawa kang masama at hindi mo nagagawa yung pagpupinig sa dyan. Napansin lang ang teacher mo na hindi ka naman masyado naikihalubilo sa mga kaklase mo. Napapansin ko na rin na hindi ka rin naikihalubilo o naikibanding sa amin bilang pamilya. At masyado ko lang nasusubsob sa pag-aaral. Anak, gano'n lang naman yun. Hindi naman masama na mag-aaral ka ng mabuti. Basta, hindi mo makakalimutan na pasayain at alagaan yung sarili mo. Kasi, para saan pa ang pag-aaral mo na maigi kung may sakit ka na pala sa kalusugan mo at yung mismong mental health mo. O diba anak? Kaya yun nga anak na huwag mong pabresahin yung sarili mo na mag-aral na maigi masyado. Kahit pa minsan-minsan masarap magliwaliw, mag-relax, mag-unwind para kung mag-aaral ka at least kahit pa paano masaya ka. Yun lang anak. Sige po tay, simula po ngayong araw na to. Gagawin ko na po yung sinabi ng teacher ko po at sinabi po ninyo na huwag akong masyadong susub sa pag-aaral at magpapakasaya ako kahit papaano. Hindi naman po yung sa punto na parang napabayaan ko na po yung pag-aaral ko. Maraming salamat po tay. So ayun guys, yung nagtatapos yung roleplay ko tungkol sa student, teacher at parent relationship. Bilang pagtatapos, gusto ko lang magbigay ng piece of advice sa kapwa-estudyante na nafe-feel nila na masyado na silang nape-pressure na pag-aaral. Tulad yan ng nasa roleplay ko na hindi naman masama magliwaliw, magsaya at mag-unwind kasi once na ginawa mo yun, para mas motivated ka mag-aaral. Tsaka hindi mo may feel na drain ka. Tsaka tawag ito.
dami ko na yun na-encounter ng mga klase ko since high school na parang gusto lang nila na mag-aral na mag-aral na maigay. Yung tipong hindi na sila nag-ipag-socialize sa mga klase nila at mga kaibigan nila. Yun. Dahil doon, nakakuha ko ng inspirasyon kung paano ko iraraos tong roleplay na to. At yun lang guys, kung nagustuhan nyo to, mag-share at like, comment, at subscribe na kayo sa channel ko. Bye-bye! See you soon!